Hello po and magandang araw po sa inyong lahat. So, Manila Bay Area tayo. Dito tayo ngayon sa Dolomite Beach. Nandito tayo sa pinakadulo ng Dolomite Beach dito po sa Phase 2. Pakita ko muna sa inyo yung dagat, no? Tsaka yung dinadaanan natin ngayon na buhangin. Medyo malinis-linis na. Konti na lang po yung mga basura na nandito. Hindi katulad nung mga nakaraang araw, punong-puno ito ng water hyacinth tsaka mga iba't ibang klase ng basura. Pero yung dagat, malinis, malinaw. So, maayos na po yung lagay ngayon dito sa loob ng Dolomite Beach. Medyo malinis-linis na ng konti, unlike nung mga nakaraang araw. And then, meron po tayong nakikita no, na kulay black. Ano po yan? J-YouTube sa ilalim. Medyo nilumot na kaya nangingitim. Pero yung dagat malinis naman na po, tsaka malinaw. Ayan. Meron lang po tayong mga nakikitang mga konting mga palutang-lutang pero hindi na po siya ganun kadami. Dito naman po sa may buhangin na area, yung dinadaanan po natin ngayon, may mga konting basura pero napaka-konti na rin. Ayan po, may mga natitira pa pong mga water hyacinth pero napaka-konti na lang. So, yung ano po kasi, yung Manila Bay Warriors, nandun pa sila sa Phase 1. So, mamaya po nandito na sila. So, mamaya to wash out na, no, yung mga basura na nandito. Tingnan nyo naman po, sobrang konti na lang. Maihahalin tulad nyo po siya sa mga nakaraang linggo na talaga pong punong-puno ito dito. Parang hindi natin may paliwanag kung saan ang galing lahat ng mga basura no, na napunta at napadpad dito. Pero ngayon, ayan, napakalinis. Tsaka napakaganda na pong pagmasdan. May mga mangilan-ngilan pa po tayong nakikita pero mawawala na din po yan. Ayan po, may mga nakakasalubong pa tayong mga basura sa may buhangin na area. Pero, napakadali na pong kunin yan kasi hindi po nakasiksik sa buhangin. Tsaka yung dagat, malinis na. Mabalik na po sa dating ganda yung dagat. Oh, dito, wow, sobrang ganda. Napakaganda yung view dito. Kasi po, sobrang pino ng buhangin. O, diba, napakagandang pagmasdan. Tsaka napakagandang pakinggan yung mga hampas ng alon. Maayos naman po ang panahon. Wala naman po mga malalakas na alon na nagaganap. Dito po, check natin. No? Parang medyo madami-dami po yung mga isda na nandito ngayon. Medyo malinis na kasi yung dagat at malinaw. Kaya nakikita na natin yung mga kalat no, na nandun sa ilalim. So, nakikita na natin na meron din palang kalat sa ilalim. So, hopefully, mawala na din po yan. Maubos na lahat ng mga basura na nandito sa loob ng Dolomite Beach. Pero, paunti-unti eh, talagang nauubos na. O, tingnan nyo naman po yan. Kung dati dito, again, ulitin lang po natin, no? Kung dati dito, eh, punong-puno ito dito ng mga water hyacinth. Dito naman po na area, malapit po ito sa May Mandamos office. Medyo madami-dami pa yung mga palutang-lutang dito. Pero doon po sa pinanggalingan natin kanina, doon sa dulo na ng Dolomite Beach, napakalinis na. Pero dito pala, may mga natitira pa ng konti. May mga palutang-lutang din ng konti. Pero sa may buhangin, no, sa may unahan na area, wala na. Halos paubos na yung mga basura na nandito. So, may mga mangilan-ngilan na lang po na natitira. So, mawawash out na din po yan. Ayan po, check natin dito. Ayan, may mga palutang-lutang pa. Mga water hyacinth at mga kahoy. Actually, hindi na po talaga siya ganun kadami. Sobrang konti na lang po talaga yung mga basura na nandito. So, pag nakapasyal po kayo dito sa Dolomite Beach, ito na lang po yung makikita nyo dito, no? So, ito parang fresh pa itong nandito ngayon, bagong padpad, no, na water hyacinth. So, ito lang naman, parang isang kumpo lang na water hyacinth yung nadala ng alon. Pero yung the rest, mas naman na. Then, check natin yung dagat dito, no, sa may, papunta tayo sa Phase 1, ha. Malinis na po.
Tingnan nyo po, napakalinis na. And meron din po tayong natatanaw na mga palutang-lutang pero hindi na po ganun kadami. Then, ayan, may mga kababayan na tayo. Medyo madami-dami na. May mga nakaupo na din sa buhangin kasi hindi na po siya ganun ka-dumi. Yun, dito na po tayo, dito na po tayo mismo sa phase 1. Kung saan dito po talaga yung may pinakamadami nating mga kababayan na tumatambay. Kasi doon sa dulo, wala gaano tayong mga kababayan na nandoon. So, kaya hindi po ito napupuno gaano kasi dito po talaga sila nakapwesto sa phase 1. Kasi kung pupunta sila doon sa dulo, sobrang haba na ng lalakarin. Pero kung gusto nyo po nang hindi masyadong masikip at hindi ganong matao, pwede po kayong tumambay dun sa dulo na, dun sa may phase 2. Check natin, dito sa may gitnang area, malinis. Wala tayong mga basurang nakikita. Meron tayong mga napapansin, no? May mga gray sand po tayong nakikita. Medyo lumitaw yung gray sand dito banda sa phase 1. Pero hindi po yan hadlang, no, para hindi puntahan itong napakagandang Dolomite Beach po dito sa Manila Bay. And ayan po yung mga kabataan, enjoy na muli dito sa dagat kasi ay wala na pong gaanong mga palutang-lutang. Oh, ayun, no, tingnan nyo, nakalusong na yung ibang mga bata. Ang dami na rin pong mga nakaupo hanggang doon papunta sa may Mandamus office kasi medyo malinis na, kaunti na lang po yung mga basura. So far, ito po yung update ngayong araw dito po sa loob ng Dolomite Beach. Pakita ko muna sa inyo itong buhangin. Ayan po, tingnan nyo, napakalinis. Yes, ang dami na pong dumadating na mga kababayan natin. Nakapwesto tayo dito sa may gitnang area para makita nyo, no, yung mga kababayan natin na tuloy-tuloy sa pagdating ngayong araw. At syempre, blockbuster pa rin po yung napakalaking bato dito sa may gitnang area. And ayan po, ikot natin yung camera para makita nyo hanggang sa may dagat na area. O ayan po, may mga kabataan doon na nakaupo na. Dati dito, nung mga nakaraang araw, halos hindi ito maupuan itong area na ito kasi alam niyo po napakadami at saka kumpul-kumpul na mga basura yung mga nandito. Yung iba mga nakalagay na sa sako-sako, pero ngayon malinis, maayos, maliwanag na muli, buhay na muli ang Dolomite Beach. Ayan, no, tingnan niyo, enjoy na enjoy sila dito sa pagkakaupo sa buhangin. Ayan, silayan muli natin yung dagat na meron pa rin palutang-lutang pero hindi na po siya ganun kadami. At the same time, malinis na. Tapos, ayan po yung tuluyan ng inanod na trash boom. Lumang trash boom naman na po yan, kaya don't worry po. Yung bagong trash boom, nandun pa sa may malalim na area. Ayan, may mga nakakalusot pa rin talaga na mga maliliit na mga basura. Kapag high tide at saka kapag masama ang panahon, ganito lagi ang itsura, no, ng Dolomite Beach. Medyo madumi, madaming mga basura na pumapasok. Pero kapag steady lang naman, wala pong walakas na alon, wala pong bagyo, yun, napakaganda. Tsaka wala po tayong mga basura. Pero kapag high tide, ayan, may mga pumapasok pa rin po ng mga basura. Pero hindi po ganun kadami.